So guys, napakita ko na sa inyo yung salamin sa mata pag sa shooting, gagamitin. Ear muff, tsaka earplug. Isa pang kailangan nyo pag kayo pupunta sa shooting range ay ang holster. Iba-iba po yung klase ng holster natin. Yung pong ginagamit ko sa range, ito po. So, ano siya, ang brand niya ay Blade Tech. Ayan, Blade Tech po yan. So, meron po siyang inner belt, ito po. Ito muna po yung ilalagay niyo sa pantalon o pants niyo o shorts. Ito muna po yung susuksok niyo at pagkatapos po ididikit niyo na lang yung outer belt niya na may kasamang mga magazine pouch at saka po ng quick release na holster ng barrel. Kailangan po at least meron kayong tatlo hanggang higit pa. Sa akin po, so nilagay po ako ng 4 plus 2 sa likod. So, bali, kung makikita nyo, ano po siya, 6. At ito po, binili ko rin po siya. Sabitan siya ng earmuff. Ayan. Pwede nyo yung, kung ayaw nyo sa liig yung earmuff nyo, ito po yung gagamitin nyo. Detachable din po yun, natanggal din. So, sasabit nyo yung earmuff dito. O kaya, ibang accessories pa siguro. So, makikita nyo, ito yung adjustment niya sa unahan. So, isusuksok nyo lang siya. Papatong nyo, pahihigpitan nyo hanggang sa tamang size nyo. Hanggang tamang-tama na sa baywang nyo. At dito naman po sa mga magazine pouch natin, meron siyang mga adjustment. May kasama siyang mga rubber fitting sa loob. Ngayon po. So, bali, kung ang barrel nyo ay 1911 na single stock, yung po, ay dadagdagan nyo ito ng goma. Para kasyang-kasya yung single stock ng magazine. Kasi ito po parang mga double stock tulad ng Glock. Double stock po siya kaya medyo maluwag po siya. At ito po yung adjustment. Gusto nyo mahigpit o madaling tanggalin yung magazine. Kasi tama-tama lang po dapat yung higpit nito. Hindi mahigpit, hindi maluwag. Kasi pag tumakbo kayo sa competition, malalaglag naman yung mga ano nyo, magazine. Pag masyadong malawag to. So, dapat po tamang-tama lang. So, tingin ko, yun po. At ito po yung sa quick release natin. Quick release niya. Nakikita nyo to, pwede siyang pababain. Pwedeng pataasin. So, kung maigsi lang yung pistol nyo, pwede nyo siyang paigsiin. Kung mahaba naman katulad ng 34, ito po, tamang-tamang 34. O kung gusto ma-extended pa yung barrel nyo, pwede nyo pa rin pababain to. At ito, pwede po itong palitan, tatlong size. Medyo payat at mas mataba pa dito. Napapasok yung barrel nyo. Makikita nyo, yan po yung adjustment niya. So, release at saka
nakalock. Pag naglock po yan, hindi nyo na matanggal. Ngayon, pag tinanggal nyo na, pwede nyo nang hugutin. Pwede nyo tanggalin yung yung baril nyo sa holster. Yan po, lock. Ibig sabihin, ito, hindi na siya lulubog, hindi na matanggal. May ipit na yung ano nyo dyan, yung trigger. Tapos, pag in-slide nyo rito, pwede na siya ulit. Lulubog na siya. So, ganyan lang pong simple yan. May adjustment din dito. Depende sa inyo kung anong gusto nyong klaseng adjustment dito. Yan, may mga Allen wrench kayong gagamitin dyan. Kung gusto nyo mataas, mababa, o itong minsan naka-slant, gusto nyo. Nasa inyo po yun. So guys, I hope that you enjoy this video, and please don't forget to subscribe. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, comment sa channel ko, at para po marami pa po akong magawang video para sa inyo. Mag-comment lang po kayo dyan kung meron kayong mga tanong, may mga mali po ako sinabi. Hindi naman po ako perfect. So, kayo na pong bahala. So, ingat lang po tayo lagi mga idol. I'll see you on my next video po. Salamat po. Keep safe. God bless. And ciao ciao po. Bye bye.